ko yung asawa ni Christina. Ano po doon ito? Castillo? Christina Castillo. Nanggaling dito yun nung isang gabi na alas 9 mahigit eh. Nasaan ka nun? Sabi niya nasa Bukawi ka, naghaharap ka ng trabaho. Oo nga po, nandun niya po ako nun kasi po dahil po doon sa tiyan niya. Kaya po nagawa ko po yun. Kasi nga alam po, wala pong alam mo na alam na trabaho, kaya po ganun. So, kaya po bumalik po na lang po ako dito. Kung nalaman ko pong nanganap na nga po, yun. Kasi nung gabi nandirito, ano na daw, nagle-labor siya? Oo nga po, nagle-labor niya po siya. Kaya, oh. Kaya sabi ko, doon nga ba kayo natutulog doon sa May Water District doon? Opo, doon nga po kami natutulog. Tapos sabi niya, yung mga damit niya, o yung mga damit niyo doon sa simenteryo, nilalagak muna. Opo, doon nga po nilalagak. Kasi tumawag nga sa akin si, kasi binirepay ko to doon sa security guard doon sa bangko. Opo. Na si Albert. Opo. Dahil kilala kayo. Eh, pinapunta ka pala rito. Opo, pinapunta po ako dahil po doon sa bata. Kaya niya, kasi wala ako dito noon. Opo. Kaya, sabi ko, alam ako sinabing pumunta. Kaya nga po eh. Inaalam ko lang kung nasaan kayo. Ngayon, pagkatapos nung, di nung gabi, anong oras, nung kinagabi niyo, nanganak ba? Opo. O kinabukasan pa? Nung umaga po, nanganak po siya. Dubo siya din dyan sa Kiskisan. Dubo siya nanganak ng Dioras. Sa Kiskisan? Ba't napunta rin sa Kiskisan? Hindi po kasi po, kakagising na po namin sa ano, sa may baba po namin. Doon po kami pa siya natulog. Eh, nung, dahil buntis nga. Opo. Kasi ang sabi ko sa kanya, doon siya doon dahil doon siya natutulog doon sa ano nga nasa Bukawi ng araw. Doon siya natutulog doon sa May Water District. Oo nga po. Sabi ko doon na siya umi-standby sa harap na center. Kaya nga po, kaso nga alam po, talaga po doon siya din sa may ano, sa may kiskisan po. Doon siya yung bata. Sino kasama niyo doon? Ako nga po, ako. At dumating ka na nung gabi na yon, nadurong ka na. Hindi na po. Hindi niyo ba dinala sa center yon? Dinala po namin kung kailan po mga bandang umaga po. Tinawagan na po. Tinawagan ko po yung ate ko. Oo. Pagkatawag ko po yan, yun po ang tumulong sa amin. Kasi ang sabi ko dun sa misis mo, bakit pinabayaan ka ng asawa mo, nagharap ng trabaho? Tapos yung mga kamag-anak mo, eh dapat, eh si ang tumulong, eh sabi, eh, basta. Ano ba sitwasyon nyo rin sa... Ano po, mahirap po kasi po, wala pong pangan sa bata eh. Wala pong budget sa ano, di ba po nababayaran sa may center eh. Yun nga, yung inabot ko sa kanya nung gabi. 500 po, yun po, binili po namin ng kailangan niya po yun. Yun nga, sabi nga, buti na lang. Kasi hindi ako naniniwala sa kanya na nagle-labor na siya dahil lakad ng lakad eh. Kaya nga po, natural lang po talaga yun sa nagle-labor kasi nga po, para po daw bituwagos yung bata. Ah, para mabilis yung babas. Kasi sabi ko, hindi ba doktor, hindi ko alam ang sitwasyon niya. Kaya sabi ko, sabi niya, dinala niya daw siya sa health center. Eh, sabi niya, ha, hindi rin tinanggap. Opo, hindi nga po talaga siya tinatanggap. Dahil kasi, minor de edad. Opo, minor de edad po. Kaya po, hindi po siya tinanggap. Eh, nung nalaman pong nanak na po, yun, wala pong choice yung mga center kung hindi po tanggapin. Yung nga, sabi ko, doon na siya matulog doon sa ano eh. Doon sa harap ng center nung gabi. Kaya nga po. Yung pala, dumating ka na, doon kayo nagpunta doon sa, saan kiskisan yun? Sa may, ano po. Sa may Black Nazarene? Po. Malapit po na sa Trinidad na bilang po ng kabao. Malapit doon. May sinirang kiskisan po. Saan lugar yun? Sa may Santo Cristo po. Oo nga, di ba yung posa mga alat dati? Yung Alipogi po, padiretso po pa ganun. Ah. Yan doon po. Doon po siya dinatnan. Ano talaga pangalan mo? Raymart S. Fiorano po. Ah, tama. Sabi niya, Raymart Fiorano. Opo. Ayun. So, ngayon, nasaan yung bata ngayon? Nasa center po. Ano ang sabi ng mga, ano, maganda ba yung bata? Maayos naman? Opo, maayos po, malusog. Eh, buti nga, ganun. Dahil maayos. Nga, dati nga ito, punta ng punta rito yun eh. Kaya nga po. Ang sabi ko nga kay Albert, sabi ko, yun ba yung asawa, yung bata, yung nagbubuka sa akin noong 7-11? Hindi mo ako natatandaan? Eh, diyan po natatanda ko po yun kasi po kayo po yung nagbigay sa akin. O, di ba, paglabas ko? Opo. Sabi niya, yun yung ano, nagbubukas ang pinturong sa 7-11. Kaya nga po. Eh, kako, pag ano, may barya ako doon, inaabutan ko yung batang yun eh. Opo. Eh, ba't naman ganyan kabata kayo eh, alang hanap buhay? Ano po kasi? Ala kayong titira na
Maayo. Ayaw po kasi akong kunin ng mga kamag-anak ko kasi po ano, medyo pasaway nga daw po, kaya ganun. Ang mga kasama, ito po yung asawa nung si Christina Castillo na nagpunta rito nung gabi na kahit pa paano naabutan natin. Eh, buti nilang pala, eh, kinabukasan noon ay nanganak siya kahit pa paano, katulong yung bigay ni Mrs. Germany. Aww. Kaya, eh ngayon, sabi ko nga, sino yung mga kamag-anak po doon sa Santo Cristo? Yan po. Apin Clarano po, tapos Sherlyn Clarano. Saan kayo nakatira? Doon sa may breakwater? Hindi po. Nakikita lang po kami doon sa may computer shop. Sa may baba po. O yun nga, ibig sabihin, malapit sa breakwater sa ilog, di ba? Apo. Malapit po. Kaano-ano yun sa computer shop na yun? Ano po? Ano lang po? Pinapatuloy lang po kami. Kumbaga para po, ang kaibigan mo po yung mayari. Oo. Oh. Kaya po, pinapatuloy po kami doon. Sige nga, manawagan ka nga. Baka sakaling may makakita nito. May ka ng tulong. Tulungan niyo po kami kasi yung bata po kasi ano po, wala po masyadong ano ang gamit. Kailangan niya po ng konting tulong para po makalabas sa center. Kasi po hindi po pinapayagan lumabas ng center yon. Eh, center yun, may bayad ba yun? Ano po, kailangan po daw bayaran yung paglilinis ng bata po ano. Ah, magkano ro yung bayad sa paglilinis ng bata? Ano po daw, 1.5 po daw mahigit. Kasi nga po daw, hindi na po daw ginawang 3,000 kasi nga po, hindi naman po daw siyang nanganak. Ay, hindi naman po sila daw ang nagpanak. Oo, dahil ang anak na doon sa anuhan. Apo. Sino ang kumuha sa inyo doon sa ano? Ate ko po, pinsan ko. Eh, nung nandun sa may kisikisan doon, kayong dalawa lang doon? Opo, kami lang, kami dalawa lang po. Nung nakita ko pong palabas na po yung ulo, nabaga ko na po yung ate ko. Hmm. Yun, nung pagdating po namin yun, lumabas na nga po talaga yung bata. Kahit umuulan po, lumabas talaga. Hmm. Eh, ako dapat nun. Buti, yung bata ay malusog naman. Opo, malusog po. Teka. Mataba po yung pisngi. Sandali. Ngayon, kung sakaling mabayaran natin yung, ano yung 1.5 ba yung mahigit? Opo. Lalabas na? Hindi ba po yun, kasi po wala pa pong bayan. Oh. So, di magtatagal kayo doon kung wala kayong matitira na paglabas paglabas nyo? Opo. Pero pag po, yung bahay po na kinausap namin, pag po yung nabayaran, makakalabas na po yun. Magkano ro yung renta? 2,700 po renta. Sabi po daw ng may-ari ng bahay. Ba, malaki. Alaki yung trabaho. Wala nga po. Kaya nga. Sige, maniwagan ka nga uli. Kailangan hello, sa ano po, kailangan po namin ng tulong para po sa bahay na papapaan po namin, napaka masyado pong mahal yung renta. Ayan mga kasama, kung mapapanood nyo to, eh bahala na kayo para sa mag-asawa na to. Pupuntahan po natin dun sa ano yan, titignan po natin yung sitwasyon para makita nyo. Pupuntahan po namin yung bata. Ayan po, oh, labor room. Mga kasama. Oh! Ayan. Aww. Ayan, kung makikita niyo po, ayan. Siya po yung nung gabi na... Ano pangalan mo? Christina po. Castillo. Kasi ang ano nila, baka hindi totoo. Yung pangingi mo ng tulong. Buti si Albert, yung sabi mo kay kakilala mo, tumawag sa akin. Aww. Ayan. Buti malusog yung bata. Aww. So, nung gabi sinabi ko sa iyo na pumunta ka rito, hindi ka nagtuloy. Hindi. Nakita na kayong dalawa mag-asawa. Wala sa So ito po yung ngayon, magkano ibabayaran nyo rito? Nasa ano po yun? Nasa hindi ko po ano po kung babayaran po kasi po daw ano. Baka po daw tulong na po siguro.
Kasi po daw, na, medyo naawa na rin po kasi nasa tender. Ano po siya kung babayaran or hindi. Maghahantay na po kami ng bahay. Maghahantay na lang po siguro lang ng bahay kung... So ang, diba sabi mo kanina, mga one, ganun, dapat 3,000 binabasan? Mga 1,000 po dapat. Ewan po natin, ewan ko po kung babayaran pa po siya o hindi na kasi po daw. Sa bata po, naawa po doon sila sa bata. Oh, kaya nga ganyan eh. Yan po makirahan. Buti naabutan kita ng ano? Yan po ng gasos nyo. Hindi, nung gabi nga abutan kita. Sa pera po ng ate ko, yun po yung pinanggastos. Yan po yung... Hindi, binigyan ko ng ano yan eh, nung kaunti nung gabi. Kaya nga po. Bigyan na. Yung magkano yun, bigay ko? 500 po. Bigyan po namin doon. Bumili po ng marakayan, ganun po. Tapos po, yan na po namin sa bata. Yan na po namin ng konting kailangan yung bata. Bumili po kami ng pampers, ganun. Yan ang kailangan. Kaya po, yun. Ano po. Saka na lang po, yun. Abuso na po yung bata ng pampers. Kaya nga po, ang piraso na lang po natitira yun. Buti mataba yung bata. Babae yan? Opo. Sabi ko, gandang bata. Ang laki pa ng piski niya. Saan ka kayo pag-usap dito? Para dun sa... sa babayaran dito? Babayaran dito sa babayaran mo dito. Siguro po, ano po? Nasa 3 po. O, di ba sabi, tutulong na lang sa inyo? Po, itutulong na lang po. Pero sa suma matutak, kung talagang magbabayad kayo? Pakupahan na lang po. Hindi, mga ganun. Mga ganung halaga. Opo. Sa mga pakupahan na lang po ng bayan, yun lang po ang mabayaran namin. Kung sakasakali? Wow, po. Kaya po hindi po kami napalabas dito. Kasi nga po daw, wala pa daw pong permanenting bahay. Kaya po, yun lang. Sige, manawagan rin mag-asawa. Ikaw muna, Christina. Sa bahay lang po yung kailangan namin na pambayad. Para po ngayon natirahan mo rin po kami. So, pag may bahay ka yung inupahan, ang problema nyo yun? Yung ano po mismo. Yung mismo mga... yung mga pangailangan nyo? Opo. Yung po pangailangan ko. Para po sa bata. Sige, manawaan lang para sa bata. Kasi naman po, pwede pong tumulong ko sa bata. Pakilihan naman po kasi po, wala pong permanenting bahay po. Kaya nga po, nananawagan na lang po ako sa pagitan mo lang po. Yan lang po. Ayan, sana itong may makarunig sana sa inyo na pwedeng tumulong. At gagawa tayo ng paraan. Masakasakali. Pero huwag kayong umasa, pero gagawa tayo ng paraan. Para lang ito sa bata. At sana makakuha, paano, makakuha ka ng trabaho. Ayan nga. Tremart, di ba? Hindi ganyan, may anak na kayo. Masalasahan pa rin po. Baka pagkatapos siya, may kasunod yan. Wala na po. Hindi na po. Iisipin nyo yung mga bakas, mga ilan taon na kayo? Ilan taon na, Tremart? Ikaw, Christina? 18. Iba bata niyo pa. Pag-iisipan nyo rin susunod yung ganyang bagay. Ayan. Hindi basta-basta. Gaya, no? O pwede bang ganyan yan? Ayan po, pupunta po kami sa butika. Bibili po natin ng kung ano man yung pangailangan ng bata. Pabili po ng baby wipes po. Dagdagan mo na. Try po, dalawa po. Saka po, ano po. Pampers po na malaki po. Ilan na naman yung isang pack nun? Okay na! Oh! Ito try na yung newborn? Apo. By 4 na lang. Sige po. By 4 na lang, dalawa. Okay.
Daya pier ng bata. Apo, daya pier po ng bata. Ayan. Gawin mo nang ano to? Apat at saka gawin. Yan ang masyadong kailangan, di ba? Apat din para parehas. Oh. Ano pa? Ako, pampers po ng nanay. So, pampers doon ng nanay. Ilan po? Diaper. Isang na lang po. Diaper, pampers sa bata? Ilan na lang po. Diaper po. Ha? Ilan po? Yung sa pang nanay. Mga ano lang po siguro. Apat pa mga apat. O sige, bigyan mo apat. Pakitus mo lahat. $298 lahat-lahat. Padobluhin mo pa. Dobluhin mo pa. Kasi ito yung gagamitin yun eh. Feeding bottle na po ba? Hindi yun. Feeding bottle. Meron na, kompleto sa bata, yung sa dede. Wala po po. Wala po. O sige, bigyan mo nun. Ano yung gatas niya? Ano po, Bear Brand po. Bigyan mo ng gatas ng Bear Brand. Oo. Bona po. Baka manibagay yung bata dyan, ha? Ayos lang. Ayos lang. O, sige. Dalawang bona na. Pakito. Magkano? $809 lahat. Okay mo yung sa mga bata? Wow! Masandali. Ito okay na po to. Okay na rin yan? Oo. Kasi ito baka mamaya magtae, no? Okay na muna po to. Okay na ba yan? Okay na? Oh, sige. Wala. Opo. Ayan. Kaya pinag-provide na ako yung gamit ng bata. Ranong ina. $1,070. Sige. Lahat-lahat na, sige. Magkano lahat? $1,070. Ayan po, $1,070 para sa bata. Sige, buhay pa ng tubig. Ayan, sige. Dagdag mo pa dyan. Okay na, baka may kulang ka pa. Ayan po. 1160.
yan ay pamili ko na yung mga gamit nung ina nung bata. Oh. At so ang wala ka na kayong babayaran dito. Wala na po. Sabi nung mga namamahala dito. Magpasalamat kayo doon pag lumabas kayo, ha. Opo. Kaya ang ating kailangan lang dito, yung lilipatan nyo. Opo. Hindi tayo sigurado doon, ha. Opo. Hindi ako nangangako. Pag ano, lumapit na kayo doon sa dapat lapitan. At kasi masyadong mahal yung lilipatan nyo, kung upa kayo, 2,500. Opo. E pangangailangan nyo pa doon? Yung sa... O diba, kailangan nyo kalando, lahat, kama. Opo. Yung sa ano po? Sa kapalit nyo po. Ano po lahat ng gamit? Ah, ibig sabihin, yung bayad lang sa titiran. Opo. O sakasakaling lalabas kayo rito. Opo. Okay. Dito pala pag Wednesday at saka Sunday nagdi-disinfect. Opo. Nito, hindi kayo po pwede rito. Opo. Ngayon, kung sakasakali naman na Remar, Christina, kung po pwedeng doon muna kayo doon sa kamag-anak nyo muna. Kailangan po siguro pa kayo, usapan po yun, kasi po hindi po padaling... Ayun, kayo ba mag-uusap, kasi may bata naman eh. Opo. Kasi hindi po pwede kayo rito dahil magdi-disinfect dito. Opo. Kaya, yung sa akin tulong na susunod dito, ngayon gagawa tayo ng paraan. Oh. Ngayon, andun naman si Albert, di ba lagi ka naman nandiyan yan? Opo. Tatawang ko siya kung may hawak na uli akong ano, na pera. Ito, hindi pa kayo... kumakain. Ito, kung dadalhin kahit saan to, ha? Baka mamaya... Hindi po, pangkain po. At gagawa tayo ng paraan. Ha? O, ayan pa uli. Maraming salamat. Oh. Ayan, bukod dyan sa... O, magpasalamat dun sa sponsor dito. Maraming salamat po sa... Yan, kay Mrs. Germany pa rin galing yan. Maraming pong salamat po sa biyaya niya po. Thank you po. O, pasalamat kayo. Ito, meron... tulong ka na rito, ni Mrs. Germany. Maraming salamat po sa Germany. Mrs. Germany. Maraming salamat po sa... Mrs. Germany. At manawagan nuli kayo sa ibang tao. Nananawagan po ako sa pakaupahan po ng bahay kung magana lang po konti tulong niyo po. Sige po, bigyan niyo po. Salamat. Malaking tulong na po yun. Yung po, para po makapag-umpisa siya, makapag-aral ng trabaho. Siguro po, doon sa makapag-da-down to, siguro po si isang buwan may trabaho to kahit paano. Paki, ano po, pakitulungan po natin itong mag-ina. Pero mong kailangan po nila ang talaga ng tulong. At, sabi nga doon sa mga mabababang loob at mabubuting puso. Tingnan niyo po ito. Ang center po sarado ng ano, ng Miyerkules, nagdi-disinfect sa Linggo. Ito sabi nga, makiusap muna sila doon sa ano, sa ibang kamag-anak nila na pansamantala. At pag ako'y nakakuha ng ano, ng hingi tayong tulong sa iba kung makakakuha tayo, at ibibigay ko sa kanilang asawa para makalabas dito. Aww. Ayan po, at maraming salamat po sa inyo lahat.